Off-season update tayo mga idol, Kawhi Leonard biglang lumaki. Sa isang video clip niyang ito mga idol, kitang-kita natin ang paglaki ng katawan nito ni Kawhi Leonard. Sa tingin ko mga idol, sa mga nakapanood nga sa kanya nung nakaraang season, makikita natin yung diferensya nga nung kanyang katawan, nung kanyang build. Mukhang ang gustong makipagbanggaan nito ni Kawhi Leonard mga idol next season. At isa lang din ang indikasyon niyan. Isa lang din mga idol ang pinapahayag ng paglaki ng katawan nito ni Kawhi Leonard. Ibig sabihin niya ng mga idol, siya nga ay completely healthy na. Which is talaga namang napakagandang balita para sa Clippers pati na rin sa kanilang mga fans. Kita natin na mga idol ang kanilang improvement last season. Wala pa noon si Kawhi Leonard. Ganda pa ng kanilang trade na ginawa. At ngayon mga idol, kita ng mga Clippers fans na itong si Kawhi Leonard ay very healthy. Siguradong magiging very excited nga sila for next season. Isa nga rin sila mga idol sa mga team na sa tingin ko na hindi masyadong binibigyan ng pansin ng NBA media, mga analyst, pati na rin mga fans. Pero may malaki nga silang tsansa na manalo ng championship next season. Pero nga sa ating next balita ay pag-uusapan nga natin ang nilabas na power rankings ng NBA pagdating sa Eastern Conference. Obviously naman mga idol, number 1 ang team ng Celtics na kakagaling lang sa NBA Finals. Tapos nag-improve pa nga sa pagdadagdag dito kay Malcolm Brogdon, pati na nga rin si Danilo Gallinari. Pangalawa dyan mga idol, ang team nga ng Bucks, Sixers, pangatlo, pang-apat Miami Heat at pang-lima ang Toronto Raptors. Well mga idol, para lang naman sa akin, sa tingin ko ang team ng Miami Heat ay dapat medyo angat-angat pa rin dyan. Pero hindi rin natin masisisi ang ranking na ito. Dahil ang Sixers mga idol, malakas din yan. Pati na nga rin ang Milwaukee Bucks ay siguradong babawi nga matapos ng kanilang disappointing season last year. Sa tingin nyo ba fair nga itong power rankings na ito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At eto namang si Dejounte Murray mga idol, pinagtripan ng kanyang kalaban sa Pro-Am League. Mga idol, hinampas sa ulo ng bola habang nga siya'y binabantayan. At mukha namang naging effective yung kanyang move mga idol, dahil mukhang nahilo at ayun, naiwanan niya nga. Pero mga idol, grabe nga daw, sobrang disrespectful nga daw netong move na ito, neto ni Dejounte Murray. Hinaw ang bata nga daw mga idol ang kanyang defender na wala ngang nagawa. At para na nga sa ating panghuling balita ay pag-uusapan natin ang pagkamangha neto nga ni Giannis Antetokounmpo kay LeBron James. Sabi niya mga idol, you gotta spend 1.5 million on your body. Hindi niya nga daw alam kung magagaya niya yung ginagawa ni LeBron James dahil siya ay kuripot. Yan nga mga idol ang pagja-joke neto ni Giannis. Pero sinabi niya mga idol, it's crazy to me. He's been so consistent, it's fun to watch. Yan nga mga idol ang pagkamangha neto ni Giannis sa longevity ni LeBron James. At yan nga mga idol ang resulta ng pag-i-invest ni LeBron sa kanyang katawan. Talagang binibigyan niya nga ito ng importansya. Hindi nga siya nagtitipid para nga sa kanyang kalusugan. At kita naman natin mga idol sa paggagastos niya nga sa kanyang katawan. Ay ayun, humahaba pa nga ang kanyang NBA career. At syempre pagmabang NBA career, may dagdag na kontrata. So, worth it ang investment ni LeBron sa kanyang katawan. At ayan mga idol, ang sa tingin kong dapat matutunan ni Giannis Antetokounmpo kung gusto niya nga ring tumagal kagaya ni LeBron James. At yan na lamang din muna mga idol para sa ating mga balit ng NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!